Hello guys! Good afternoon! Mag-vlog ako ngayon kasi napaluto ako ng anak ko ng Biko kasi namimiss daw nila yung luto ng mama ko, Biko. Kaya magluluto ako, mag-try ako ngayon kung paano magluto. Kaya namimiss ko na din yung luto ng mother ko. So, aber, mag-prepare tayo. Let's go guys! So ito guys ha, ang malagkit. Lagay natin ito. Tapos, hugasan siya. Maliit lang naman ito. Hindi ko na siya uubusin. Lagyan natin siya ng tubig. Parang rice lang siya. Ayan siya guys. Ilagay na natin siya sa apoy. So, pakuluan natin siya hanggang sa malago. Ayan guys, nasunog siya. Nasunog siya. Nako, nako, nako. Nangangamoy siya guys. Nasunog. Pagkatapos nito, pupunta muna ako ng tindahan. May gusto kasi akong bilhin guys na damit. So, pagkatapos nito, aalis ako. Nakakamiss na mag-shopping guys, pero kailangan ko magtipid. Kailangan ko humigpit ng sinturon. Kasi, pinaparenovate ko kasi guys yung bahay. Yung bahay ko sa Pinas, kaya kailangan ko talaga eh huwag gumastos. Ayun guys, maluluto na siya. Mamaya gagawa na tayo ng gata. Patitikim ko kay BFF ang Biko. Biko ng mga ilongga. Ayun guys. Ito guys yung asukar na brown sugar. Ayan siya guys. Tapos ito yung coconut milk. Ayan siya guys. Namimiss ko kasi kahit konti lang gagawa ako kasi may bawas na nga siya. Kahit kunti lang ay nagkikrib kasi kami ng Biko at nakakamiss kasi sa Pilipinas. May nakita kasi ako guys sa YouTube sa isang vlogger din na gumagawa ng Biko. Kaya parang naisip ko na gagawa din kaya ako at gusto kong kumain. Diba? So kahit kunti lang yun, gagawa ako. So guys, maluluto na siya. Mamaya na yan. Aalis muna kami at magtumar-tumar ng kafe. Mamaya pagdating ko ay lutuin ko na yan. Luto na siya. Ayan guys. Luto na siya ang bigas. Ang kanin. So mamaya ko na yan. Lutuin. Biko. Luto natin siya. Aalis muna kami. Magmemaryenda muna kami sa labas. Naantay ko na lang yung driver. Joke. Si BFF. Yan guys. Punta kami ng Pardo. Magtutumar ng kafe. Kafe lang yan ah. Dahil sa panahon ng mainit. Mainit na mainit pero bakit magtutumal ng kafe? Eh di sana halo-halo na lang. So mira, mucho calor eh. Olin. Quantos grados? 33 no? 30.5. Ito na guys. Ang sarap talaga. Ang sarap. Guys, kain-kain. Ayan. Yaw-yaw. Sarap. Kain tayo guys ng yaw-yaw. Mmm. Yummy. Nakakainis guys yung tindera. Napaka maldita. Sabi niya, hindi na kami bibili dito. Kasi sobrang mainit, super hot. Huwag na mag-English-English, guys. Tagalog na lang. Diyos mio, Tagalog naman tayo, di ba? Pa-English-English pa. Hi, guys. Tapos na kami matumar ng yaw-yaw. Yaw-yaw na ice cream. Ang sarap. Tumar lang, guys, ha. Tapos, bumili na din ng litchi di coco, gata para sa Biko ko. Nakakamiss kasi sa Pilipinas. Namimiss ko kasi pag sobrang init na init ako ay pupunta ako sa Robinson, sa SM para magtumar ng halo-halo in Chowking. Nakakamiss talaga sobra. Kaso, walay. Mayroon dito pero walang kapantay talaga sa Pilipinas. So guys, nandito na tayo sa bahay. Kararating ko lang din.
So, gagawa na tayo ng biko. So, ayan guys, itry na natin paano magluto ng biko. First time ko kayo magluto ng biko. So, tingnan natin ha. Ilagay na natin ang gata. Ano siya? Bilog-bilog siya kayo. Oh. Parang na-prosin siya guys. Ganoon siya. Kailangan talagang pigain siya guys kasi sayang, di ba? Ang mahal kaya nito. Kaya kailangan walang masayang na pagkain. Ayan, okay na siya. Wala na. I-ano natin. Ayan. Pero, mas maganda talaga na maraming gata, di ba? Mayroon pa ako kapag hindi ka siya. Ayan. Painitin muna natin siya. Tapos ilagay yung asukal. So guys, ilagay na natin yung salamay. Tapos mamaya i-oven natin. Kasi mas masarap yung oven. I-oven ba? Patitikimin din natin si BFF kung Espanyol. Tingnan natin kung magugustuhan niya ba o hindi. Hindi ko alam kung anong resulta nito. Kung masarap ba o hindi. Ayan guys. Oh. So guys, ilagay na natin ha. Ayan. Diyos ko, hindi ko alam kung anong mangyayari nito. Sabay na. Wala namang masama mag-try, diba? First time ko nga gumawa, diba? Ayan. Ito na. Malapot na kasi siya. Ayan o. Oh. Yes. Nasunog sa may ano siya, may tutong. Pero masarap talaga yung may tutong, di ba? Lagay natin dito tsaka halu-haluin muna. Lagay natin lahat 'to. So guys, magpaiwan ako ng konti kasi masarap 'to siya sa asin lang talaga masarap. As in, masarap siya sa may asin. Ayan guys, halo na natin. Halo-halo. Alam niyo yung lutong padjak lang to. Padjak pat. Tingnan natin kung masarap o hindi. Okay, no? Siyempre, recipe ng mama ko to. Kaya masarap, di ba? Basang-basa siya, guys. Ano ang palalagyan ito? Pagpasinsahan nyo na, guys. Kasi ngayon lang ako nakaluto. Hindi ko naman tinitinda ito para naman to sa merienda namin. Kaya, basta pula. Biko na yan, diba? Hindi naman tayo expert eh. Nahalo na siya. So guys, ilagay na natin siya sa oven. Ayan guys, oh. Ayan guys, ilagay na natin siya. Ayan na siya guys. Ang toppings niya, diba? Ayan guys, oh. Ilagay na natin siya guys. So, antayin natin siya mamaya na maluto. Gagawin ko guys, may papakita ako sa inyo na binili ni BFF. Hindi ko alam kung bakit niya ako binilhan ng ganito kasi summer na nga guys. Tsaka namili na rin ako ng shorts ng mga bata. Ayun, titingnan natin guys ha, antayin na. So ito guys, ayan, binili ko sa mga bata. Nung nakaraan namili din ako ng mga shorts nila eh. Kaso lang eh kanina, napadaan na ako sa bilihan. So napabili tuloy ako. Ito yung sa kanila. Ang bili ko ay nasa 13 euro. Gano na yun sa atin? Nasa 30 na ba? 13 times 58. Nasa 700 plus guys. Ang isang shorts. Ayan o. Oh, para sa mga bata to. Ayan. Tapos ito guys o. Oh, para din sa dalawa. Kasi guys, alam nyo guys, sa totoo lang ha, ang mga damit na mga anak ko, yung mga damit nila na sinusuot nila, ako ang nag-decide na magbumili. Wala silang sarili nilang binibili, kundi ako lang talaga ang bumibili sa kanila. Kasi alam ko na, isang tingin ko pa lang, halimbawa ito, naka-display ito, no? Tingin ko lang talaga sa isang damit na yan, sa isang shorts na yan, ay alam na alam ko na bagay talaga sa kanila. Alam ko na alam ko talaga. Kasi alam na alam ko talaga kung ano yung katawan nila. Kasi syempre nanay ka, diba? So alam ko talaga. Ayan. Nung nakaraan, nakailang shorts din ako. Mahilig kasi ako sa shorts guys. Lalo na ngayon na mainit.
eh, magpantalon ka, Diyos ko. Kung pwede nga lang maghubad sa kalye, di ba? Maghubad ka sa sobrang init. Kaya mahilig talaga ako sa shorts sa kanila kasi long legs naman sila eh, hindi kagaya ko. Kaya ayan, tapos nakahanging, may mga damit din ako na nabili sa kanila na nakahanging, tapos shorts. Ayaw din nila ng bisita minsan, pero bueno, gusto ko talaga na naka-shorts sila kasi para fresco sa katawan, 'di ba? Comfortable ka kung ano susuot kanila, siyempre bagay naman din sa kanila. Tapos sabi ko, 'di ba, magtipid ako, pero Diyos ko, ilang buwan guys, isang taon guys na hindi talaga ako namimili. Tiniis ko talaga yung sarili ko na hindi bumili ng kahit na ano talaga kasi yung ano ko talaga guys, mula sa Pilipinas pa, ang aking talagang hobbies ko talaga ay shopping talaga. Yung talaga kahit isang beses lang talaga sa isang buwan, makabili lang talaga ako ay parang ang saya-saya ng feeling ko sa totoo lang. Pero pag hindi ako makabili, parang ang lungkot ng feeling ko. Yun talaga ang stress reliever ko guys. Ang mahal, di ba? Napakamahal ng aking mga hilig. Hindi rin ako umiinom, hindi rin ako nagbabarkada, hindi ako sa lahat-lahat. Hindi ako nagbabar, hindi ako magdidisco. Shopping lang talaga guys, shopping lang talaga. Yan ang gustong-gusto ko talaga, as in talaga. Hindi rin ako nagsusugal, hindi ako nagkakasino. As in shopping lang talaga. Tapos kain, mag-tumar-tumar ganito, ganito, ganyan. Kahit sa Pilipinas pa guys, hindi talaga mahilig. Kaya ngayon tumaba ako, as in. Tapos guys, ito yung binili ni BFF. Ayan guys. Ayan. Sa Mango to guys ay 25 euro. Sa Pilipinas na ha, kung magkano na sa atin, 25 euro times 58, 1,450 euros. Double purpose siya guys. O, ayan o. Tinignan pa. Magmumodel ako ngayon. Ayan, pwede siya guys. Pwede siyang ganito ka, ganito siya. Ayan. Double purpose. Kung ayaw mo ng ganito siya sa loob, pwede sa, eh, lalo na summer, pwede mo siyang iganyan lang din. Walang, eh, parang ano siya guys. O, ayan o. Double purpose siya. Ayan o. Diba? Yan, hindi naman ako namimili nito guys eh, si BFF ko. Ayan, binili niya, di ba? Ayan, may price pa. Hindi pa naisuot. Ayan. Tapos ito guys. Ayan guys, binili niya. Ayan guys. Ayan guys. Ayan siya. Siya. Ayan guys, oh. Tapos magkano ang price niya ay 40 euro. On times 58. Ha? 2,320 pesos. Meron pa guys. Ito guys. Ayan. Ayan. Hindi naman ako bumili nito guys. Kasi kung ako bibili, hindi talaga ako gagastos talaga. As in, hanggang gagastusin ko lang talaga ay depende sa damit. Kung talagang gustong-gusto ko siya, bibilihin ko talaga. Pero pag once na ganito nakamahal, bueno, kayang ko naman, di ba? Pero sa nagtitipid ako, nagpapagawa kasi ako ng bahay, guys. Ayan, guys, oh. Ayan. Ang cute siya, di ba? Ayan, oh. Pang summer talaga, guys. Ayan. Kasi may bala kami na magbabakasyon. Kung saan-saan, sa... apply. Ayan, guys, nasa... ayan, guys. 30 euro. Ayan. Tapos, i-times mo siya sa... sa atin. 1,740 pesos. So guys, ito. Naghihinayang din ako pero siyempre hindi naman bigay nga, 'di ba? Ano nga naman tanggihan mo? Grasya na nga tatanggihan mo pa ba, 'di ba? Kahit sino. Huwag tayong magpaka-ipokrita, guys, 'di ba? 'Yan naman ang gusto natin. Hindi naman ako ipokritang tao, totoo akong tao kaya gustong-gusto ko pag nireregalohan ako, pag binibigyan ako. Sino? Lahat, di ba? Aminin. Lahat naman tayo, di ba? Gustong-gusto na binibilhan tayo, di ba? Kaysa naman sarili mong pera na ilalabas mo. Kaya naman natin, pero kaya ko naman. Pero okay na to, di ba? Gracia eh. Bakit tatanggihan mo pa ang gracia? Gracia ng anong malapit sa iyo, tatanggihan mo pa ba? Sa panahon ngayon, be wise na lang, di ba? Yan. Bueno guys, ayan. Aantayin na lang natin ngayon ang biko na manuto, papatikin natin sa mga tao dito, sa mga anak ko. Titikman natin kung magugustuhan ba nila yung luto ko. First time ko kasi magluto guys ng biko. Na ganun ang style. Kasi nasanay kasi ako sa mother ko, sa mama ko na siya ang nagluluto talaga. Namimiss ko kasi yung luto niya. Kaya ayun, ayaw ko bumili sa iba kasi gamit. Nagbibinta din naman dito. Kaso lang ayaw ko bumili kasi namimiss ko talaga ang luto ng mama ko. Kung tutuusin guys, ayaw ko talaga bumili ng mga damit kasi niluluma ko kasi talaga muna. Ito guys, ilang taon na ito. Hindi ko talaga naisusuot to. Ngayon ko lang naisusuot. As in, ngayon ko lang talaga. Kaya kung pwede nga lang, ayaw ko talaga bumili ng mga damit kasi sayang lang. Ayan guys, tikman na natin yung biko.
kakain si Don Lope. Ayan guys, oh, hindi ko alam kung masarap. Basta alam kung masarap. Ayan, tikman natin guys. Mmm. Sarap. Sarap. Masarap. Masarap daw guys. Masarap. Gaano kasarap? Gaano kasarap? Gaano kasarap? Muy-muy rico, okay. Muy rico. Basta sa kain siya guys mo, mera. Good for? For the body. Yan, sarap na sarap siya guys. So guys, ayan na guys. Kumain na si BFF ng Biko. Sarap na sarap siya. Kita nyo naman, di ba? Nagustuhan nyo yung ano, yung mga anak ko na lang. So mamaya na yan sila. So guys, sa lahat ng mga hindi pa nakakasubscribe, subscribe na at saka huwag nyo kalimutan na comment down below, like and share, and notification. Please, please, please. Bye guys! Mwah!